Diyan ako ay nagagahan, doon sa bandang nagtahan, nang may nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan ay tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Nang aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. Ang bukang bibig niya umamang nanginginig, salamat daw at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up pa si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Napaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Isang kinsenang kayod ang pinagpawisang sahod ay nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati ang estudyante at aling mukhang pasyente at lolo na halos di na makagalaw. Lolo sing-sing at hikaw, pati ngiping natutunaw, sinimot ng disenteng lalaki. Mabuti na lang daw, mabait itong mamaw, at binigyan sila ng pamasahe. Nanakawan na at na-hold up pa si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Napaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinararangalan. Ngunit minsan na mukaan nitong kawawang si Juan, ang hold upper kanya palang kapitbahay. Mahilig mag-abuloy ng abubot at burloloy sa tuwing may okasyong pang barangay. Siya ay kwelang-kwela sa simbahan at eskwela, bida kay Bishop, kay Judge at kay Kapitan. Taon-taon pati ay may medalya at laki ang magiting at marangal na kawatan. Nanakawan na at na-hold up pa si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Napaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang hold upper pa ang tumakbo sa halalan. Nanakawan na at na-hold up pa si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Napaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang hold upper pa ang nanalo sa halalan. Ngunit ang hold upper pa ang nandun sa Malacanang. Eh, ba't ganun?